Bakit nandito ko pa? Hindi ba dapat nasabihan nyo ka na ngayon? Sabi po ni Mama, sabay na raw po kami. Ah. Dad, may problema po ba? Ano naman? Ano, iniisip ko lang na darating ang araw na makakilala ka ng lalaking mamahalin mo. At pag dumating yung panahon na yun, ako naman maghatid sa iyo sa altar. Kung sino man po yun, Daddy, I can only hope na he's like you. Kasi napakabuti niyo pong tao. Lagi niyong gagawin yung tama. Lahat gagawin niyo po para sa family natin. Mahal na mahal ko po kayo, Daddy. At wala pong makakapagpabago nun. Kasi, lagi mong tatandaan na mahal kita ng buong buo. I love you, Daddy. I love you too. Mga kamag-anak ni Jesse. Hindi pa naman alam kung ano talaga ang nangyari. Ay, buto yun eh, nakapunta kayo sa... Gino, ubiis ka. Samahan mo ako. Bakit? O, saan mo tayo pupunta? Kay Romina. Gusto kong magpaliwanag siya. Sinungaling pala siya eh. Sabi niya, hindi niya nakausap si Jessa. Ayun pala siyang huling nakausap ni Jessa sa telepono. Tay, tay. Tay, huwag ko kayo mag-skandalo ron. Meron silang okasyon ngayon. Mas mahalaga pa ba yun sa anak ko? Olas. Ano ka ba naman? Mapapahiya ka lang doon. At saka hindi naman ba tayo yun na ebidensya para lang pagbintakan mo si Romina? Malay mo, iba naman yung nakasagot to sa number na yun. Hindi mapaliwanag siya. Gusto kong malaman kung ano nangyari kay Jessa. Gusto kong malaman kung ano nangyari sa anak ko. Tay! Ito muna kayo. Susunod ako sila. Kasi siya na po. Mom, may nakalimutan lang ako sa taas. Wait lang. Dad. Saan mo nakuha yan? Don't worry about it. Dad, you look good. At saka, kahit hindi pa marunong yung hinire ni Romina na mag-aayos sa kanya for the wedding, I'm sure magiging maayos pa rin naman ang look ng wedding ninyo. Daniela, hindi yung problema. Pero siguro na ang panahon para kung sabi mo sa kanila. No, Dad. No. No. You know about that superstition? It's not good to see the bride ng groom on that wedding itself. Don't do it. Gusto mo ba masira magical day ninyo? Hector. Talagang ginawa nyo ngayong araw na to yan. Sa tingin nyo magiging masaya itong araw na to? Robert. Oh, Mina. You look great. May problema ba? Pare-pareho kayong mga demonyong papasok dyan sa simbahan na yan. Malulusaw kayong lahat. Tigilan mo na kami, Hector. Wala ka na magagawa. Mina. Kailangan din mag-usama. Meron akong mahalaga sasabihin sa'yo. Ay, Romina! Ano ka pala kayo napakitahin? Pwede ka lang. Ay, Sir Robert, bawal na siya makita. Sandali lang, mag-usap na kami. Sir, di ba may pamahiin kasi bawal? Mamaya na lang. Pwede ka lang. Bawal, bawal. Galing sa'yo. I'll see you later. Lola, Dad! Let's go!
You look amazing, Lola Dad. You look great yourself. I know. Let's go. Hoy, tagal naman yan! Dali lang. Huli na to. Ito ang pinaka-importante. Kasalap pala. Pero pasensyahan na lang tayo. Dahil mauuwi ito sa lamay mo, Daniela. Ang ganda-ganda mo, Mama. Thank you, Mama. Si Romina, handa na yung kotse. Oh. Tara na. Anak, excited ka na ba? Sobrang excited po ako, Mama. At sobrang saya ko rin po ngayon. Tara na? Oh, wala na ba kinakalimutan? Yung cellphone ko, naiwan ko sa taas. Naku, si Manang... Ako na po. Ako na po, Mama. Po. Ah, sige. Sige po. Masaya ka, Romina, na makitang ikakasal ka ulit. Ngayon pang ingrandi ang kasalan. Chepoy, salamat, ha. Pero alam mo, para sa akin, hindi to importante lahat ng to. Ang importante sa akin, yung pagsasama namin ni Robert. Dahil sa kabila ng lahat ng nangyari, andito pa rin kami sa isa't isa. Naku, tama na yung drama mo. Tira mo, nasisira yung makeup mo. Tara na. Si Cassie. Ma'am Cassie, napulot ko po sa sahig. Baka importante ko ng Daniela. Thank you, Ate. Sige po. Mrs. Villanueva, sige. Thank you po for coming. Thank you. Have your seat po. Ito po. Sige po. Ay, sa wakas! Matatapos na yung gabi-gabi nating pagpupuyat. At ang pagmamadali na ma-meet ang lahat ng kailangan kausapin. Ito na, this is the day. Oh, excited na excited ka. Ikaw ang ikakasal. Siyempre naman, ako ang punong abala dito. Pero walang biro. Happy talaga ako. Sino ba namang hindi, di ba? Alam mo, sana nga pagkatapos ng araw na to, wala nang iba pang problemahin si Romina at si Sir Robert. At panibagong buhay para sa ating lahat. Love, love, love lang. Yes! Sige, Jeff, pakilagay sa car. Thank you. Mama! Magkita naman po tayo sa my venue. Okay, thank you, ha. Thank you. See you. Naku, hindi naka-charge. Jeff, pwede pa kuha ng power bank po, please? Ah, sige, sige. Ito. Mama, baka naman po puro trabaho pa rin yung isipin nyo ngayon, ha? Dapat po siguro ako muna magawak ng phone niya buong araw para ma-enjoy niyo po itong special day niya ni Daddy. Sige, pipilitin ko na hindi ko titingnan yung cellphone ko para mag-enjoy tayong lahat at hindi lang kami ng Daddy mo. Mama, kailangan po pala ito magmandali kasi naiwan po ito ni Daddy. Oh. Ano? Anong naiwan niya? Ito po. Sige. Matagal na nga sa akin. Simula pa na. Tinago ko to
This is my mother's memory. Suot na ito kanina. Problema? Ma, bakit po? Sabi ni Mayo siya. Dad? Yeah? Phone na kami. Hello po, po. Okay. For the second time around, best wishes, Robert. Father, thank you. Thank you for all your support. Oh, kayong dalawa. Salamat ha. Kung hindi dahil sa inyo, hindi magandang lalabas ng ilan ko to. Basta po para sa inyo na Romina, Sir Robert. Game na game kami. Sige po. Tara na, kuya. Parating na si ate. Halika na. Okay. Everything okay? Yes, please. Good? Oh. Let's go. Good luck, sir. Buti naman, sinagot mo yung tawag ko. Hector? Pahinig ka mabuti. Importante itong sasabihin ko. Pagkatapos ng ginawa niyo kay Alvin, wala ko. Siguro naman natauhan ka na si Robert ang gumahasa. Kaya dinukot ni Daniela si Alvin. Padagutin mo yan si Robert at si Daniela. Gusto mo ng hustisya, di ba? Tama na yung pagbubunag-bulagan mo. Mina! Mama! Ah, sino po yun? Ano ba nangyari, Mama? Mama, sagutin niyo naman ako. Huwag ako makahinga. Huwag ako makahinga. Huwag ako pinigilan! Babakulong kita! Mangkulas! Sinungaling ka! Kriminal! Pagpanggap ka pang wala kang kinalaman kay Jessa. Pero ikaw ang huling nakausap niya! Sinungaling ka! Mangulas, huwag niyo. Wala akong alam sa pinagsasabi mo. Uy! Anay! Anay! Umalis na kayo ng tatay mo bago ako tumawag ng polis. Sa dami ba na pinagdadaanan ko ngayon, sa tingin mo ba? Uunahin ko ba yung kinakasama mo? Sinabi ko na sa inyo, wala akong alam sa pagkawalaan niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Nabubuhay ka sa kasinungalingan, Romina. At nagawa mo pang magpakasaya. Samantalang ako, pinaglalamayan ko ang bangkay ni Jessa. Senteng anak ko, dinamay mo! Paano mo matitiis sa konsensya mo ito? Ha? Parehas lang tayo may mabigyan na pinagdadaanan ngayon, Mangkulas! Kaya lumayas ka na! At sa susunod na pumunta ka dito, may paglalabyan kayo! Layas! Sige na, tayo, balis tayo, tayo! Tayo, sandali, sandali! Ano? Ano? Pagtatanggol mo na naman si Romina. Carlos, huwag mong dagdagan ng init ng ulo ko, ha? Tay, alam niyo naman na pinagbabawalan ako pumunta sa mansyon, di ba? Tapos sumusugod kayo na ganito. Carlos, anak, kahit minsan man lang, panindigan mo ang pamilya mo. Ako ang karagado dito, eh. Si Romina pa rin nasa isip mo. Ang relasyon natin sa pamilya nila ang iniisip ko.
Nadadamay ang mga anak ko eh. Paano si Jess at ang anak ko, Carlos? Paano? Babayaran ko kahit magkaano. Pero kailangan mong gawin sa lalo mo doon. Sabihan mo lang ako magkaano. Babalitaan ko kita pa. Punta na po yun. Ate Punit, nasa na ba sila? Tinatanong na nga rin ako ni Sir Robert. Asa na ba si Romina? Hindi ko rin alam. Sika-sikaya, tawagan mo. Magkasama sila, di ba? Wala din niyang sagot. Tinatawagan ko rin si Kuya Jepo. Hindi rin siya sumasagot. Nasa na ba yun? Nag-aalala na po ako sa inyo. Ano po ba talaga nangyayari, Mama? Sabihin niyo naman po sa akin. Pinilit kong habulin ang katotohanan. Nasaksihan mo yun kasi kung paano ko pinaglaban ang pamilya natin. Pero yun pala, ang katotohanan. Nasa tabi lang pala. Sama natin dito sa loob ng bahay. Po? Tasi. Ang daddy mo gumahasa sa akin. Yeah.
Hindi! Hindi, bakit? Paano? Pinadhinin mo na ako kay Ate Daniela dati. Anak, nagpa-DNA ulit ako. Nag-match kayo ng daddy mo. Kasi alam ko masakit para sa'yo to. Pero mas doble ang nararamdaman ko para sa'yo. Mas nadudurog ako. Mama, hindi, Mama. Hindi. Mama, si Daddy yun. Si Daddy yun, Mama. Mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal niya tayo, Mama. Hindi-hindi niya yun magagawa sa'yo. Hindi-hindi. Kung kaya ko lang baguhin ang katotohanan para sa'yo. Kahit hindi na para sa akin ang gagawin ko. Dahil ayaw kitang makitang masaktan. Ilang beses ko binura sa utak ko na sana hindi si... na sana hindi si Robert. Pero ilang beses ko rin ang patunayan na yun. Hindi. Hindi magagawa ni Daddy sa'yo. Hindi, Mama. Hindi. Hindi. Mama, hindi. Hindi ko na kayang patagalin pa to. Lalong tumatagal, lalong binabuo ko sarili ko sa kasalanan ng nagawa ko. Lalo akong kinakain na sikreto nito. Lalo lang mahawal ang pamilya ko. And you think pag sinabi niyo kay Romina, they will stay? They will never forgive you. Lalo na ipapahiya mo siya ngayon sa maraming tao. Anak, handa na ako kung anuman ang magiging desisyon ni Romina. Paano ko? Paano si Marka? Naiisip mo ba kung paano kami maapektuhan ang gagawin mo? Naiisip mo ba lahat ng ginawa ko? Lahat ng sakripisyo ko to protect you? Daniela, ito lang ang tanging paraan para matapos ng lahat. Hindi ko na kayang habang buhay na dalhin o itago ng sekreto na ito. Hindi ko na kaya. Dad, please. Please, please. Please stop. Please, huwag mong gawin ito, Dad. Please. Dad, ganito. Ganito. Makinig ka sa akin. Hindi ito ang katotohanan. Sisira ng pagkatao natin. Lalo na sa ating dalawa. Alam kong masakit. Alam kong masakit. Pero haharapin natin to. Makinig ka sa akin mabuti, ha? Ito na yung huling beses na iiyakan natin ang dating mo.